الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating magiging pagsa sa maiksing oras na ito na ating tatalakayin naway maging kapakipaginabang at naway mapulutan natin ng aral ang pagsa na ito ay ang tinatawag na Ahkam Zakatul Fitr, mga alituntunin sa pagbibigay ng Zakatul Fitr. So sa maiksing oras na ito, inshallah ta'ala, ating tatalakayin, ipapaliwanag natin ang ilan sa mga alituntunin sa pagbibigay ng Zakatul Fitr at pagkaraan naman nito ay ating sasagutin ang mga katanungan na madalas itinatanong ng karamihan hinggil sa Zakatul Fitr. Una, bakit nga ba tinatawag o bakit tinawag itong Zakatul Fitr? Ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr ay obligadong kawang gawa. Zakatul Fitr, obligadong kawang gawa na ibinibigay sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Obligadong kawang gawa na ibinibigay ng isang Muslim na nag-ayuno dahil sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Kaya nga siya tinawag na fitr, iniugnay sa tinatawag na fitr, Zakatul Fitr, ay ibig sabihin pagtatapos, Eid. O kaya tinawag na Eidul Fitr, tinawag na Zakatul Fitr, ay kawang gawang ibinibigay dahil sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Kaya siya tinawag na Zakatul Fitr. Ano nga bang hatol nito at kanino nauobliga? Ang hatol nito ay mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpahayag at nagsabi sa atin sa isang hadith na iniulat ni Ibn Umar o di kasi Ibn Abbas radiyallahu anhum na kanyang sinabi na inubliga ng sugo ni Allah ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr sa bawat Muslim, lalaki man o babae, bata man o matanda. Ibig sabihin, ang hatol ng Zakatul Fitr na ito po ay obligado sa bawat Muslim. Lalaki man o babae, matanda man o lalaki ay obligado ang bawat isang magbigay ng Zakatul Fitr. Kung ang isang pamilya, sa ama ito nauobliga. Ibig sabihin, kung ang ama, ang tatay, ay meron siyang asawa at mga anak, ay sa kanya na uobliga ang pagbibigay at paglalabas ng zaka para sa kanila. Dahil ang mga anak at ang ating mga asawa ay responsibilidad natin. Ang kanilang gastusin, panustos. Okay? So sa atin, na uobliga ang kanilang Zakatul Fitr. Kung hindi tayo magbibigay ng Zakatul Fitr para sa kanila, tayo ay magkakasala bilang mga ama. So sa mga ama, na uobliga na magbigay ng Zakatul Fitr para sa kanilang mga anak o mga asawa. Kung ang ating mga magulang ay wala silang kakayahan, wala silang hanap buhay, wala silang kinikita, ay sa atin din nauobliga. Sa atin din nauobliga ang Zakatul Fitr para sa kanila. Pero kung meron silang kakayahan, meron silang hanap buhay, ay sila ang magbibigay ng Zakatul Fitr para sa kanilang mga sarili. Okay, so yan ang hatol ng Zakatul Fitr na ito ay obliga sa bawat Muslim. Pangatlong paksa, alituntunin hinggil sa Zakatul Fitr, ay ano nga bang hikma, wisdom, layunin kung bakit inobliga ang Zakatul Fitr. Mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi din sa atin kung ano nga ba ang hikma ng Zakatul Fitr. Sinabi niya sa ibang hadith, no? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr tuhratan o tuhratun lis-sa'im wa tu'matun lil-masakin. Inubliga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang paglalabas o pagbibigay ng Zakatul Fitr to tathir, pagdadalisay sa isang nag-ayuno mula sa masama o kaya pagkukulang, pagkakamali, kasalanan na kanyang nagawa habang siya ay nag-aayuno. So unang hikma na nabanggit sa hadith na ito ay una,
tathir, dinadalisay bilang kabayaran, kapalit o pagpambura sa mga masasama na ating nagawa, salitaman o gawain, salitaman o kilos, o di kaya pagkukulang, ito ay dinadalisay sa pamamagitan ng Zakatul Fitr na ito bilang habag at awa, pagmamahal sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang hikma at itong pinaka malaking hangarin, layunin kung bakit tayo nagbibigay ng Zakatul Fitr, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tu'matun lil masakin, upang pagkain, upang makasabay sa atin ang mga miskin, mga mahihirap, dukha, sa araw ng Eid, sa araw ng fiesta natin bilang ng mga Muslim, Eidul Fitr, ay binibigay sa kanila itong Zakatul Fitr, pagkain, upang makasabay sila sa atin sa kasiyahan, no, pagdiriwang ng dakilang araw na ito. Huwag nating kakalimutan, parang sinasabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kailangan sa araw ng Eid lahat masaya, lahat nagsasaya, at huwag niyong kakalimutan ang mga miskin. Kaya nga nabanggit sa hadith, no, na ito ang ating susunod na paksa, alituntunin kung kanino ibinibigay ang Zakatul Fitr, mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbanggit nun at nagsabing, ito ay binibigay sa Muslim na miskin. Dahil nga dun sa hikma, hanga, layunin, wisdom, no, na dapat ito ay binibigay sa mga miskin upang sila ay magalak, masiyahan din, meron silang makakain, no, meron silang ipagdiriwang, no, makakain o kaya makakasabay sila sa atin sa pagsasaya, kasiyahan sa dakilang araw natin na ito ang tinatawag na Eidul Fitr. So, kanino ito ibinibigay? Sa Muslim na miskin po, dukha. Ito po ay binibigay sa miskin, no, miskin, dukha, mahirap na Muslim. Sa mga kakilala natin, o di ka kapitbahay natin, o di kaya sa lugar natin, na may kakilala tayong mahirap, no, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay, may mahirap ang, wala silang, hindi katulad natin ng status, nahihirapan silang na maghanap buhay o kaya kumayod, ay sa kanila ibinibigay itong Zakatul Fitr. Ang susunod na alituntunin natin ay ang sukat ng Zakatul Fitr. Ito din po ay binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sukat na binibigay ng Zakatul Fitr na nabanggit sa maraming hadith ay isang gantang na kadalasang o pangunahing pagkain ng isang lugar. Okay? Isang gantang. Kung sa sukat sa panahong ito ay 2.5, binanggit ng ating mga scholar na sa gantang ay katumbas ng 2.5 to 3 kilo. So, sabi ng ating mga scholar, para makasigurado ka, ay gawin mo ng 3 kilo ang ibibigay mong bigas, no, bilang Zakatul Fitr. So ang sukat at ang uri ng Zakatul Fitr na ating bibigay ay yung pangunahin o di kaya madalas, kadalasang pagkain ng isang lugar. Sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, dates, sha'ir, pero dito sa atin sa Pilipinas ay ang kut natin ay aruz, ibig sabihin bigas. So, ang sukat nito ay isang sa, 2.5 to 3 kilo ng bigas na ating ibibigay, ilalabas bilang Zakatul Fitr. Ang susunod naman na ating tatalakayin, di lang panghuli, kailan ito ibibigay. Kabilang din sa alituntunin sa Zakatul Fitr na kailangan nating mailaman ay kailan ito ibibigay. Una, kailan nauubliga? Kailan ba nauubliga? Kailan yung oras na masasabi nating obligado na, naging obligado na ang paglalabas ng Zakatul Fitr? No? Sabi ng ating mga eskola at nabanggit din sa hadith, no, sa maraming pagsasalisay ng mga sahaba, nagiging nauubliga ang Zakatul Fitr sa ika-29, no, paglubog ng araw at paglubog ng araw sa ika-29 ng Ramadan. Ibig sabihin, like for example, sa Ramadan ngayon, sa May 22 ang moon sighting, ika-29 ng Ramadan ay tatama o kaya sa araw, sasang-ayon sa ika-22 ng May. So ito yung moon sighting natin para sa Eidul Fitr. Sa araw na iyan, paglubog ng araw,
paglubog ng araw at may anunsyong nakita ang buwan ng Shawwal at lumabas na ang buwan ng Ramadan, ibig sabihin kinabukasan ay Eid al-Fitr na, dito nag-uumpisa ang pagiging obligadong magbigay ng Zakatul Fitr sa araw na iyan. Dito nag-uumpisa sa oras na iyan, sa araw na iyan, no, kapag lumubog ang araw at nakita ang buwan ng Shawwal, ibig sabihin lumabas na ang buwan ng Ramadan at kinabukasan ay Eid al-Fitr natin, dito nauubliga ang tinatawag na Zakatul Fitr. Subalit, merong tinatawag na kailang pwedeng magbigay bilang pauna. Sabi ng ating mga scholar din, dahil nabanggit sa panahon ni Umar bin Khattab na kanyang ipinahintulot na isang araw o dalawang araw bago ang Eid ay kanilang ipinahintulot, ang mga sahaba, na pwede nang ibigay ang Zakatul Fitr. At ito ay ayon, kasi ito ay sunnah ng mga sahaba, ridwanullahi alayhim. Dahil sa panahon ni Umar radiyallahu anhu, mayroon siyang mga ummal, no, mayroon siyang mga trabahante, okay, inuutusan, inatasang mag-ipon ng Zakatul Fitr. So itong ang pag-iipon ng Zakatul Fitr ay nangangailangan ng oras, panahon, okay, araw. Kaya dalawang araw pa bago mag-Eid o bago ang moon sighting ay inuutusan niya yung mga taong kanyang mga trabahante na nag-iipon ng Zakatul Fitr. So sa panahon din natin ngayon, pwede nating implement yan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Like for example, maaring ang bibigyan mo ng Zakatul Fitr ay wala sa lugar mo. Maaring sa isang, sa kabilang bayan, sa kabilang barangay, sa kabilang munisipyo. Kailangan mo ng isang araw, dalawang araw bago mo siya marating. Okay? So pwede mo nang ibigay sa kanya isang araw o dalawang araw bago ang moon sighting. For example, sa Ramadan natin ngayon ay May 22. Sa May 20, May 21 ay pwede ka nang magbigay ng Zakatul Fitr. Ganun din, for example, mamaya tatalakayin natin, okay? Mamaya tatalakayin natin yung ilan sa katanungan. May mga nagtatanong sa OFW, mga OFW sa Saudi. Papadala nila yung kanilang Zakatul Fitr sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ay pwede. Okay? So, kailangan ito ng oras. So, like for example, 5 days before, 3 days before, ay pwede mo nang ipadala ang iyong Zakatul Fitr. At pagdating dito sa Pilipinas ng amount ng pera na ito, ay pwede, na 2 days, 3 days before ng Eid, ay pwede nilang ibili ito ng bigas at kanilang ibibigay para sa iyo na Zakatul Fitr. Bilang panghuli, no, alituntunin, sa Zakatul Fitr, ito ay yung mainit o kaya ibig sabihin yung paksa, masala, usapin hinggil sa kung pwede bang magbigay ng pera bilang kapalit ng bigas sa Zakatul Fitr. So ito ay hindi na natin kailangan pangbigyan mahabang paglilinaw. Alam natin na mayroong dalawang pananaw dito. May mga ilang scholar, okay, na nagsabi na pwede ang pera na ibigay ng Zakatul Fitr. So balit alam po natin ang malakas at tamang opinion pananaw hinggil sa bakpaksa na ito, usapin na ito ay kailangan talaga ay bigas ang ating ibibigay na Zakatul Fitr. Okay? So subalit, kung merong magbibigay ng pera, alhamdulillah, pero hindi natin ito ahatulan na invalid. Para sa akin, ang tanging masasabi ko lang, hinggil sa pagbibigay ng Zakatul Fitr, ay kung ikaw ay gusto mong makasigurado. Okay? Kasi ito'y pagsamba na isang beses lamang nating isinasagawa sa bawat taon. Okay? Sa bawat Ramadan lamang ito'y binibigay. Kung nais nating makasigurado, okay, na wala ng pag-aalinlangan, na matatanggap ang ating Zakatul Fitr, mas mainam na ang ibigay natin ay bigas bilang Zakatul Fitr. Pero mabigat na ahatulan natin yung ilan sa mga kapatid nating nagbibigay ng pera. Dahil ito'y mabigat na masala na ahatulan ng invalid. Naway, ang nagbibigay ng pera, naway tanggapin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil kanilang iniisip o kanilang pinaniniwala na may mga scholar nga na talagang nagsabi na ito ay pwede magbigay ng pera bilang Zakatul Fitr. Pero ang sa akin, kung nais nating makasigurado at wala nang pagdududa, pag-aalinlangan at mapanatag ang ating mga sarili, ay mas mainam na bigas ang ibigay natin bilang ating Zakatul Fitr. So yan lamang kabilang sa mga alituntunin, mahalagang alituntunin na dapat nating malaman hinggil sa Zakatul Fitr. Ngayon naman, ang ilan sa mga katanungan na madalas itinatanong,
no? Sasagutin natin 'to ng mga summarized na pagsasagot, mga buod, no? Kabuuang kasagutan lamang hinggil sa mga katanungan na ito. Una daw dito, unang katanungan daw, kapag daw ang isang miskin, okay, isang mahirap, dukha, ay hindi niya kayang magbigay ng zakatul fitr. Naobliga ba sa kanya na magbigay ng zakatul fitr? Ang sagot po nito ay kapag ang isang miskin, kapag isang miskin, mahirap, ay wala siyang kakayahang bumili ng bigas. Maaring meron silang pera, subalit sakto lamang sa gastos nila sa ilang mga susunod na araw. Okay, wala silang kakayahan. Okay, walang kasiguraduhan na makakakuha sila ng risk, panustos, o kaya salapi sa mga susunod na araw. Sakto lamang, tamang-tama lamang yung perang nasa kanila bilang kanilang gastusin sa mga susunod na araw. Ang kalagayan ng taong ito na isang miskin ay hindi po nauobliga sa kanya. Nawawala sa kanya yung pagiging obligado ng zakatul fitr. Dahil po may mga pagsamba na tinatawag na ibadatun maliyah. Okay, pagsambang nangangailangan ng salapi. Ang mga uri ng ganitong pagsamba, kapag wala kang kakayahan, wala kang pera, wala kang salapi, ay hindi pa nauobliga sa iyo. Like for example, no, ang Hajj, ito ay haligi ng Islam, pinakaobliga, kabilang sa pinakaobliga sa isang Muslim, no, na ang Hajj ay ibadatun badani wa maliyah. Ibada na nangangailangan, kailangan mo rito ang physical na gawain at ang financial, pera. Subalit kung hanggang ngayon hindi mo pa kaya, wala kang salapi o pera, kakayahan na magagamit mo, magagastos mo sa pag-hajj, ay hindi sa'yo naobliga. Ganon din ang zakatul fitr, na kapag ikaw ay miskin, okay, at wala kang kakayahang bumili ng bigas, ay hindi sa'yo naobliga. Dahil sinabi ni Allah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, fattakullaha mastata'atun, sa ibang aya. Ito yung mga aya na hindi ipinipilit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na hindi wala tayong kakayahan nito, lalong-lalo na kung ang isang pagsamba ay may kaugnayan sa pera o sa salapi. Ngayon, mayroon kasi nagtatanong, okay, may nagtanong kasi na sinabi niya, Ustad, pwede ba? Kasi meron daw sa iba na kapag hindi kayang magbigay ng bigas, ay kahit anong bagay daw bilang kapalit ng pera, o kaya bilang kapalit ng bigas, kahit daw kahoy, panggatong, ay pwede mo nang ibigay sa isang miskin bilang yung zakatul fitr, kapalit ng bigas. Allahu alam, ito po ay walang katotohanan. Bakit? Para maunawaan natin, ang zakatul fitr kasi dalawang bagay lamang binibigay ng zakatul fitr. No, una, bigas. Okay? Yung kadalasang pagkain, pangunahin pagkain ng isang lugar. Pangalawa, pera ayon sa nagpahintulot nito. Okay? Pera ayon sa pahintulot nito. Itong dalawang bagay lamang ang nabanggit, lalong-lalo ng pagkain. Pag wala ka nito, wala kang bigas, okay, wala kang kakayahang bumili ng bigas, ay hindi na kailangan pang palitan ng ibang bagay. Kahoy, ano pa man dyan na yung paniniwala ng ilan na bilang kapalit daw ng fitra o zakatul fitr, ay hindi po ito katotohanan. Ayon sa aking pagkakaalam, ay wala. Pag wala ka nitong dalang bagay na ito, ay hindi na sa'yo nauubliga ang zakatul fitr. At hindi rin po kailangan na ikaw pa ay mangutang para lamang makapagbigay ng zakatul fitr. Hindi rin po inuubliga. At hindi sa inuutos ng Islam na mangutang ka para makapagbigay ka lamang ng zakatul fitr. Hindi po ito inuubliga ng Islam. At hindi mo na kailangan mangutang pa. Kung wala kang kakayahan ngayon ay hindi sa'yo, wala kang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pwede ba daw na magbigay ng fitra, aking example, ibang tao ilalabas, wala akong kaugnayan sa kanya, kaibigan, o di kaya kamag-anakan, hindi na obliga sa kanila yung aking gastusin, sila ang maglalabas ng fitra para sa akin. Like for example, nandito ka sa Saudi ka at yung pamilya mo sa Mindanao, sasabihin sa'yo, huwag ka nang magbigay dyan ng fitra, kami nang magbibigay sa'yo ng zakatul fitr. Ito po ay pwede. Okay, ito po ay pinapahintulutan ng relihiyong Islam. Like for example, mashallah, may isang mabuting tao. Okay?
Munta siya sa isang miskin, wala silang kakayahan magbigay ng zakatul fitr, o di ka kahit may kakayahan pa sila, sinabi sa kanila, huwag na kayong maglalabas ng magbibigay ng zakatul fitr, ako na ang papasan, magbibigay sa inyo, maglalabas sa inyo ng zakatul fitr. Ito po ay pinapahintulot ng relihiyong Islam. Pag ibinigay nila ang zakatul fitr para sa iyo, ay hindi mo na kailangan pang magbigay ng zakatul fitr. Kung gusto mo magbigay, nasa sa iyo, mas malaki yung gantimpala. Okay? Pero ang kahatulan ay pwedeng magbigay ng zakatul fitr ng iba, ang ibang tao para sa iyo. Okay. Pangatlong katanungan, madalas na itinatanong ng karamihan, pwede ba daw ibigay ang zakatul fitr sa malayong lugar, hindi sa lugar mo? Like for example, nasa Manila ka, okay, ang fitra mo ay bibigay mo sa Mindanao. Okay, sa mga mahirap na kamag-anakan mo o di ka kakilala sa lugar nyo sa Mindanao. Ito po ay pinahintulot din ng relihiyong Islam. Although ang asar, original na kahatulan nito, ay ibibigay mo ang zakatul fitr sa mga mahihirap sa iyong lugar. Tunay, totoo ito, na ito nga ang asal, original na kahatulan. So, bali, nabanggit ng ilang scholar, kung di ako nagkakamali, si Sheikh Uthaymin din, kanyang inifta. Like, for example, sa lugar mo, ay walang mga masyadong mga mahihirap. Okay, at sa ibang lugar matatagpuan yung mga miskin, ay pwedeng i-transfer, okay, pwedeng ilipa o ibigay, ilabas ang zakatul fitr sa ibang lugar. Like for example lamang sa Saudi Arabia, kadalasan sa Saudi halos lahat mayayaman, halos lahat may mga sweldo na nakukuha, at sa lugar mo, sa probinsya mo mismo, may mga taong subhanallah, isang kahit isang tuka mahirap, ay ito ay pinahintulot, at masasabi ko mas mainam pa na ipadala mo ang iyong ang pera at doon ibibili ng bigas, okay, para ibigay doon sa mas deserve, okay, na mga mahihirap sa iyong lugar. So pwede pong ibigay ang zakatul fitr sa ibang lugar. Pang-apat, pwede ko ba daw ibigay ang aking zakatul fitr sa aking kapatid na mahirap? Ano ibig sabihin ng kapatid dito? Kadugo niya, kapatid niya sa ama at ina na mahirap. Pwede po, ang sagot nito ay pwede pong ibigay sa kapatid mo, sa kadugo mo, kapatid mo sa ina o ama, ang iyong zakatul fitr kapag siya ay Muslim at deserve. Ibig sabihin siya ay miskin, mahirap. Para maunawa natin ito, kanina in-explain natin, mayroon kasing pamantayan, sinabi ng ating mga scholar, kapag ang tao, okay, mahal mo sa buhay, ay ang original na hatol niya, ang asal, ang hatol niya sa iyo ay nauubliga sa iyo ang panustos, ang kanilang gastusin ay hindi sa kanila pwedeng ibigay ang zaka. Sino yung mga taong to? Ang iyong anak, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong magulang, ang mga uri ng taong ito ay nauubliga sa iyo ang kanilang panustos, gastusin, responsibilidad mo sila. Kaya hindi mo sa kanila pwedeng ibigay ang zakatul fitr. Ganon din ang tinatawag na zaka, yung obligadong zaka ng rukun ng Islam. Hindi rin sa kanila pwede ibigay ang zaka. Dahil nauubliga sa iyo, asal, responsibilidad mo na sa sila na bigyan ng panustos, gastusin. Kaya hindi sa kanila pwede ibigay ang zaka o zakatul fitr. So balit ang kapatid mo, no? Ang kapatid mo ay hindi, ang original nito, hindi, ang hato nito hindi sa iyo obligado ang panustos nila. Okay, ang asal, ang hatol ay hindi obligado sa iyo. Hindi mo sila responsibilidad. So, balit ibang usapan na yung ibinibigay mong tulong, ibinibigay mong support sa iyong mga kapatid, sa iyong pinsan, o kaya sa iyong kadugo, sa iyong kapatid. So, pwede mo, nang dahil sa hindi mo sila responsibilidad, yung mga kapatid mo sa ama, kayong kadugo mo, kapatid mo sa ama at ina, ay pwede mo po sa kanilang ibigay ang zakatul fitr. Kapag sila ay deserve, mustahik, okay? Deserve silang bigyan, na kapag sila ay mahirap, miskin at Muslim, ay pwede po sa kanila ibigay ang zakatul fitr. Panglimang katanungan, okay? Pwede ba daw ibigay ang zakatul fitr sa isang kafir, sa isang hindi Muslim? Ang sagot po nito ay hindi po pwede. Okay, maaring ang rukun ng Islam, yung zaka, okay, yung pangatlong haligi ng Islam na zaka, ay ibang usapan to, okay, may mga pagkakataon na pwedeng ibigay sa isang kafir, yung mu'allafatu qulubuhum, okay, pero ang zakatul fitr po ay binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mismo dapat ito ibigay sa isang Muslim. Okay, so hindi po pwedeng ibigay ang zakatul fitr sa isang kafir. Okay, sa isang kafir. Pero pwede mong bigyan ng kawang gawa.
okay, ihsan, pagiging mabuti, kapitbahay mong kafir, okay, bibigyan mo ng kawanggawa na optional, okay, voluntaryong kawanggawa, hindi zakat ul fitr, ito'y kabilang sa ay pinahintulot at bagkus, ito'y kabilang sa mabubuting Muslim para mahikayat natin, no, makita nila ng Islam ay naguutos ng kabutihan. Okay, ngayon, bilang panghuling katanungan dito, sabi nila, mayroong bang exclusive o kaya natutukoy na dua, okay, tukoy na dua na sasabihin, sasambitin kapag ibibigay mo ang zakatul fitr o di kaya kapag tatanggapin mo ang zakatul fitr. Wala pong nabanggit sa hadith, no, okay, na specific na may na binabasa kapag magbibigay ka ng zakatul fitr. Ang tanging gagawin mo lamang ay ang niya, sa puso mo lamang. Okay, merong kang kapitbahay o kakilalang miskin, okay, at nilayo mo kay Allah na sa kanya mabibigay ang zakatul fitr, pupunta ka sa kanya, iaabot mo ang zakatul fitr, sabi mo tanggapin mo ito bilang fitra ko, okay, bilang fitra ng aking anak, yun lamang. Okay, so wala nang sasabihin na dua, okay, wala nang specific na nabanggit sa hadith, particular sa hadith na nabanggit na dapat itong babasay, wala pong ganun. So ibibigay mo lamang na sasabihin mo na ito ay zakatul fitr ng aking sarili, okay, ng aking asawa, okay, ng aking anak. Ganun din sa pagtanggap, wala rin nabanggit na particular o specific tukoy na ibinukutangin dua, wala pong nabanggit na hadith. So pagtanggap mo, ay pwede mong sabihin, alhamdulillah, jazakallahu khair, okay, gantimpala ang kanawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, okay, at tanggapin nawa sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay dua lamang, okay, na madalas natin ipinagdudua sa mga nagbibigay sa atin ng kabutihan, okay, ng kawanggawa. Okay, kasi sinabi niya ng mahal ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, kung mayroon siyang gumawa ng kabutihan at hindi mo kayang suklian, ay ang pagsasabi mo sa kanya ng pagdudua mo sa kanya, ay may tuturin na itong bilang kapalit ng kabutihan na ginawa sa iyo ng iyong kapatid. So pwede mong pagtanggap mo, alhamdulillah, okay, ganun lamang, okay, ta ipagdua mo siya pag kayo ay nagkahiwalay, na naway tanggapin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang binigay niyang sa iyong zakatul fitr. So ito lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating may lalahad, may papahayag sa maiksing oras na ito. Naway napulutan natin ng aral ang paksang ating natalakay sa oras na ito. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin nawa ni Allah ang lahat ng ating mabubuting gawa. Ganun din naman na dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway maglahon, mawala na itong pandemya na ito sa buong mundo. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wa, yani alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.